Wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I Wonder. Sa ugaling ito, tiyak guilty ang maraming Pilipino. Kapag paubos na ang ating nilalantakan, tila biglang magkakahiyaan ang grupo at magtuturoan kung kanino mapupunta ang huling piraso. Oh, may isa pang pizza na tira. O kaya nyo, nagkahiyaan pa tayo. Sige na, tayo na. Ayon sa mga eksperto, ang ugaling ito, tatak ng isang tunay na Pilipino. Kapag kinuha mo yung last piece, automatic, kahit hindi ikaw ang pinakamaraming kinain, sasabihin ikaw yung pinakamatakaw. So, para iwasan mo na mabansagan na matakaw na isang masama or hindi ka aya-ayang kaugalian, no, hahatiin mo yon para hindi ka talaga magmukhang matakaw. Ayun, very Pinoy yun. Eh kasi ugali natin yung hindi swapang, no? Saka ugali natin yung magandang ugali, yung iniisip yung kapakanan ng iba, no? So yun yung inire-reinforce natin sa pamahiin na yan, no? Na huwag mo naman ubusin, no? Magtira ka para sa iba. Gayunpaman, ang mga pamahiin sa pagkain na ating nakagisnan, hindi orihinal na Pilipino, kundi impluensya raw ng mga Kastila. Katunayan, ang mismong paggamit ng mga kubyertos sa kanila natin natutunan. May mga indikasyon tayo dyan. Halimbawa, plato, yung kutsara, tinidor, makaramihan ng mga pamahiin ngayon ay Spanish period na. At nang dumating naman ang mga Chino sa Pilipinas, panibagong kaugalian na naman ang natutunan ni Juan. Ang paghahanda ng isang uri ng putahe na hanggang ngayon, hindi nawawala sa mga handaan, lalo na kapag birthday ang ating ipinagdiriwang. Dahil ang pagkain ito, pinaniniwala ang pampahaba ng buhay, ang pansit. Ang mahahabang hibla ng noodles nito, sumisimbolo raw sa humahabang buhay ng sinumang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ang pansit being long, wavy, at it binds. So pwede natin siyang i-compare with water. And as we know, water is life. At para gawin itong sariling atin, alam mo, so ang buko masarap talaga. Imbis na noodles ang pangunahing sangkap, maaaring gumamit ng ginayat na buko na mayaman sa bansa natin. Igigisa ito kasama ng ibang mga gulay at iba pang rekado. Ang tawag sa putahing ito, buko pansit, putahing banyaga, pero estilong Pinoy ang pagkakaluto. Buko, sarap niya. Hindi lang. Pero I wonder, pagdating sa pagkain, may mga pamahiin ba tayo na sariling atin? Bago pa man dumating ang mga Kastila, may mga pamahiin ang sinusunod si Juan. Kagaya na lang ng konsepto ng paglilihi. At isa sa mga popular na paniniwala na kapag ang isang nagdadalang tao kumain ng kambal na saging, kambal din ang kanyang magiging anak. At sa mga nagsasabing hindi raw ito totoo, abay, kayo na raw ang humusga. Si Lola Rosalinda, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong pares ng kambal ang kanyang naging apo. Sabi nga daw ng matatanda, pag kumain ka ng kambal na saging, magkakaroon ka daw ng anak na kambal. Eh yung mga anak ko na, mahilig din kumain ng kambal na saging yun. Kaya siguro, kaya nagkaroon sila ng anak na kambal. Kwento ni Lola Rosalinda, inaraw-araw daw niya noon ang pagkain ng kambal na saging sa pag-asa magkakaroon siya ng kambal na anak. Pero hindi raw ito ipinagkaloob sa kanya. Kaya na magsilang ng tig-iisang kambal ang mga anak ni Lola Rosalinda, magkahalong gulat at galak daw ang kanyang mama. Oo, talaga nagulat ako kasi wala naman ako anak na kambal, tapos yung mga anak ko nagkaroon ng kambal. Siyempre, nakakagulat, nakakatuwa dahil kambal. Pinagkaloob sa amin ng Panginoon yung kambal.
Pero ayon sa obstetrician gynecologist na si Dr. Hermie Maglaya, wala rin kinalaman ang pagkain ng kambal na saging sa pagkakaroon ng kambal na anak. Ang pagkakaroon ng usually fraternal twins ay usually hereditary o namamana. So maaring ang mga babaeng ito, nasa lahi nila yung pag-ovulate na dalawang itlog ang nare-release nila at one cycle na maaaring ma-fertilize ito ng dalawang sperm. Kaya nagkaroon sila ng twins. Pero Cesar, may isang tanong pang matagal nang bumabagabag sa akin. I wonder, bakit nga ba tuwing Biyernes tayo nag-uulam ng munggo? Cherry Blossom and Night Blooming Sampaguitan. Ang mahiwagang fragrance combination para sa magical na labada. New Surf Fragrance Potions, now in 82-gram sachet. Bakit nila sinusundan ang ningning ng mga bituin? Babaeng walang buto. Idol ko po si Ate Rochelle kasi magaling siya magsayaw. Ang cute niya eh. Ang cute po ni Tila, mapait po siyang ate. Gusto ko palagi mong suot to, ha? Natouch ako kay Marian kasi doon sa bata na pinuntahan niya. Salamat po sa pagsama sa akin. Maganda ang pagpapalak niya sa kanyang mga anak. Nalapu-lapo. Tuwa-tuwa po ako. Ang iyong tinitingalang bituin. Kilalanin sa Follow That Star. Masayang adventure ang tampo. Hatid ng Vaseline 2-in-1 Healthy Skin Soap. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga wonder, minsan na ba kayo nagtaka kung bakit tuwing Biyernes kadalasang inuulam ang ginisang munggo? Sa tanong na ito, magkaiba ang pananaw ng nakausap naming mga eksperto. Ayon sa pop culture expert na si Cheddar Hokson, noong panahon ng mga Kastila, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain ng karne tuwing Biyernes. Ito yung araw kung kailan namatay si Kristo. Kung kaya, bilang substitute sa karne, munggoy iniulam natin. At hanggang ngayon, ginagawa siya sa ating pamumuhay. Samantalang ayon naman sa cultural historian, may masamang epekto raw sa kalusugan ng pagkain ng munggo. Nagdudulot kasi ito ng arthritis at isa sa mga sintomas nito, ang pagiging hirap sa paglalakad. At sa araw na kung atakihin ka man, yung makakapagpahinga ka. No, kasi yung susunod na mga araw ay Sabado at Linggo. No, so usually yun yung recovery time pagka inatake ka. So hindi ka makakapagtrabaho pero yun naman ay araw ng pahinga. At kung hindi na matake ni Juan ang karaniwang luto ng ginisang munggo, sa recipe na ituturo namin sa inyo, talaga namang mapapasigaw kayo ng Go, Go, Go Munggo! Ito ang ginisang munggo sa gata with spare ribs. Kasama si Chef Michael, hindi lang daw magiging pang Biyernes ang munggo, pwede na rin pang araw-araw. So, andyan na yung bawang sibuyas, kamatis, and then lagay ko na yung ating ipon. Ipon, okay. Ipon. Sa tanong na kung naniniwala pa ba ang modernong Juan sa mga pamahiin sa pagkain, walang duda na hanggang ngayon, nakaukit pa rin ito sa ating kultura. Hindi sa naniniwala, kundi hindi mawawala yan. No? Kasi diyan natin ini-express yung ating mga pinapahalagahang mga bagay at mga mahigpit na ipinagbabawal na mga masasamang gawi. Kapag may bisita, ang unang itinatanong ay, bukod sa kamusta ka ay, kumain ka na ba, di ba? So, yung pa lang sa puntong yun, may papakita na sentral sa buhay ng Pilipino yung pagkain. Basta tandaan lang na sa bandang uli, tayo pa rin ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Siguro dahil modern na ngayon pa lang, may naniniwala pa rin talaga. Merong
Hindi na, di ba? Pero sa akin, sa ganang akin, wala namang masama kung sumunod. Hindi naman makakasama sa pagluluto mo ng pagkain, di ba? Okay. Exactly. Ako naman, para sa akin, San, kung hindi tayo naniniwala, okay lang na may mga ganyan. Kasi kultura na rin natin, eh, diba? Pagbigyan na natin kung ano sinasabi ng matatanda, diba? Total naman, diba? Pabalik na sila, papunta pa lang tayo. Kung meron kayong gusto pag-usapan, mag-email lamang po kayo sa iwonder@gmailnetwork.com. Ako po, si Susan Enriquez. At maaari nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook account. I-like nyo lang po at magbigay kayo ng mga gusto nyo pag-usapan namin ng aking partner. Ako po si Cesar Corina. Paano pa? Magkita-kita tayo tuwing Lunes ng gabi. Alas 10 sa GMA News TV. Ang number one news channel. At ang mga tanong ni Juan, ibigyan namin ang kasagutan dito lang sa... I wonder. For life. I wonder. Ang tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder.